Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sumai inyo ang kapayapaan, habagat biyaya na nag-iisang tunay na Diyos na siya subhanahu wa taala, at ang kanyang kapayapaan ay mapa sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ako po si Ashraf mula dito sa Al-Kawari Masjid, Legazpi City, Bicol, Philippines, at ang katabi ko naman ay si Brother Khalil at Brother Jamil Abiso. Mula aking mga kasamaan sa jamaa dito sa Legazpi City, Philippines. So, paalala ng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ang ating mga wajib prayers, sola, sa araw-araw na ating dapat gampanan, na minsan o kadalasan na hindi natin ay sasagawa dahil sa ating mga pinagkakabalahan sa buhay, katulad ng pamamasyal, pag-internet, lalong-lalong sa kadahilangan pagtatrabaho. So, mga kapatid, mga magulang, na ang sala ay isa sa pinakamahalagang obligasyon na dapat isagawa ng isang mananampalatayang Muslim, dahil sa araw ng paghukom sa Yawmul Qiyamah ay ito ang unang itatanong ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin, kung ito ba ay ating nasagawa ng kompleto o hindi. Dahil nagsabi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang banal na Quran, Fasalili Rabbika Wanhar, kaya't ikaw ay mag-alay ng sala, takdang panalangin sa iyong Panginoon at maghandog ng sakripisyo. So kahit nasan man tayo o ano man ang ating ginagawa, huwag nating kalimutan na tayo ay tumindig sa pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa pag-aalala sa kanya, dahil sa dito sa dunya, sa mundo na tayo ang pinakamaswerte na tao na kanyang nilikha, dahil nasa atin ang kanyang kanyang awa at gabay. Inshallah Ta'ala, nasa araw ng paghukom, sa pagbabangong muli, ay mapatawad tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating mga kasalanan nagagawa at sa mga kasalanan ng ating mga sarili. So inshallah Ta'ala, huwag nating kakalimutan, lalo-lalo ang sunnah, salah, na ating pwedeng isagawa sa bahay o sa masjid, kung saan man tayo naroroon, na pwede natin i-perform ang ating mga wajib prayer. So, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang akin naman pong maipapayo ay ang pagpapaalala na ang sala, ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na itong sala na to ay ang pagkakaiba natin sa mga kufar o hindi Muslim o non-Muslim. So, kung hindi po tayo nagsasala, kung intention po natin na alisin ang isa sa mga sala, kung tatlo o apat lang ang sala natin araw-araw, ito po ang sinasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na dahil ang diferensya natin sa Muslim at saka hindi Muslim ay ang sala, makalabas tayo sa Islam. At marami po mga ulima, mga scholars natin sa Islam ang nagsabi na kung intention natin na bitawan isa sa mga isa lamang sa limang sala, tayo ay maging kufar o kafir o lumabas o tumiwalag tayo sa Islam. So yun lang po ang palala ko na pantangdag sa sinabi na ating brother Ashraf. Napaka-importante po na unang-una tuparin natin ang mga obligatoring sala. Ito po ang unang itatanong ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw ng paghuhusga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Aqimis Salah. Itatag natin, itindig natin ang pagsasala ng wasto, at lagi nating alalahanin ang mga sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang sunnah na kung paano itindig ang sala. At huwag po nating pabayaan ang sala ay siyang unang tatanungin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw ng paghukom. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.